Lupain! 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 Karamihan ng Pilipino sa Pilipinas, siyempre, hindi kasama yung Pilipino sa ibang bansa, ang kayamanan ay ang kanilang lupain. Ang sinasakan nilang lupain o yung lupain kung saan nakatira ang kanilang mga pamilya. Kukunin ang BIR ngayon yan. Kukunin sa bawat Pilipino ng BIR ang inyong mga lupain. Maghanda-handa po kayo sa mga susunod na araw. Narito po ako, mga minamahal kong ka-taxpayer, ang inyong tax specialista, Emilino T. Maestro, para ipaliwanag sa inyo na binibigyan ho kayo ng pagkakataon ng ating batas. Hindi ho BIR. Taga-implement lang ho ng batas yan. Binibigyan ho kayo ng pagkakataon ng ating batas para yung property na yan ay maging inyong-inyo at hindi niya na ho kahati ang BIR. Kasi as of today, kahati ho ninyo ang BIR. May ipapakita ho ako sa inyong letter na galing sa BIR na inuutusan, na pinagbabantaan ang isang pamilya kung saan yung may-ari ng lupa, yung nanay o tatay o yung lolo at lola, namatay na at hindi na i-transfer properly sa kanyang tagapagmana. O kayong mga tagapagmana, makinig kayong lahat sa akin. At kung mayroon kayong kilalang mga tagapagmana na may ganitong problema, sabihin nyo lang ho na may ganitong video na tumutulong para maintindihan nila kung nasa saan sila. Ang time ho ay hanggang June 14, 2023 na lang. Pag lumagpas ho yan, baka mawalan ho kayo ng inyong lupain. Ito po yung i-discuss ko sa inyo. Ito po yung letter na galing sa BIR, galing sa Estate Patrol. Pero bago yan, ayaw ko ng TWA. Ano yung TWA? Tax Withholding Agent. Ipinapasa ho ng mga taga-BIR sa mga taxpayer ng Republika ng Pilipinas yung trabaho nila. I-discuss ko sa inyo bakit illegal, bakit hindi pinapayagan ng batas na magkaroon ng tinatawag na top withholding agent. Kung magsasama-sama ho tayo, magiging maganda ho ang kabuhayan at buhay ng mga Pilipino at mga taxpayer. Itigil na ang maltreatment sa atin ng mga BIR officials. So ngayon, kayong may mga lupain. Ito po ang marireceive nyo sa BIR. Ito ho ay in-address, kung makikita ho ninyo, doon ho sa tagapagmana. Administrator, ang tawag ho doon, administratrix, pag administrator ho, lalaki, administratrix, babae, heir. Hindi ho nila kilala kasi kung sino yung mga heir, pero kilala nila o alam nila kung ano yung property na kukunin nila, ano yung lupain. Siyempre, pag may lupain ka, nandiyadyaan yung bahay mo, kasama na yung bahay na tinitiran mo na makukuha. Gigibain nila yon. Imagine mo, itinayo mo ng pawis at dugo yung mga bahay na tinitiran ng mga kamag-anak mo. Gigibain lamang. Napakasakit nun. So, mapapansin nyo ho rito sa sulat ng BIR sa mga tagapagmana, ibig sabihin, yun hong may-ari ng lupain ay namatay na ho. Kaya meron hong papasahan nung lupain. Kaya napaka-importante ng lupain sa atin. Ako gusto ko rin magkaroon ng lupain. Isingit ko lang, kung meron ho kayong lupain, wala kayong pera, wala kayong hanap buhay, tawagan nyo lang ho ang inyong tax specialista. Tingnan ko, baka pwede ho natin gawan ng negosyo yung lupain ninyo at yung kita ng negosyong yan ay mapunta ho sa pamilya ninyo at maging maalwan o maunlad ang buhay po ninyo. Sinasabi niya rito, nag-create daw ng tax force yung Secretary of Finance at yung Commissioner ng Internal Revenue para makakolekta daw ng estate tax. Ang ibig sabihin ho kasi ng estate tax, para ho yan sa mga
property ng mga yumao o namatay na. So, ang tawag ho sa kanila ay estate patrol. Kumbaga, sila ay mga hired. Masama yung sasabihin ko. Papatayin nila yung pamilya ninyo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga lupain nyo. Siyempre, pag kinuha na yung lupain ninyo, to, yun lang naman na lupain ninyo. Eh, saan kayo titira? Sa bangketa. O, palaboy-laboy kayo. O, wala kayong toilet. Wala kayong kitchen. Kinuha na eh. So, ito ho yung paraan para hindi ho makuha. Tuturo ko sa inyo. Kaya lang, papag-usapan muna natin ano yung ginagawa ng BIR. So, alam nila. Saan sila kumukuha kung namatay na o hindi pa namamatay yung tao? Sa civil registry. Nasa LGU ho yan. Pag sinabing LGU, yun po yung local government unit. Kasi pag namatay ho ang isang tao, yung kanyang death certificate ay ifinafile o isinasubmit sa inyong mayor's office o saan malapit kayo nakatira, saan kayo bumoboto, doon pumupunta yung mga estate patrol. Bantayan nyo. Baka may estate patrol. Okay? So, pag namatay yung tao, susulatan ngayon nila yung mga tawag nito, yung mga tagapagmana. Ito yung laman ng sulat. Pananakot, sir, eh. Maltreatment ang tingin ko, eh. Oh. Sinasabi lang dito, mga ka-taxpayer, kung minamahal, sa meron daw listahan na binigay yung local government unit at nire-remind kayo. Ayun, oh. Remind you to file and pay the necessary estate tax return. So, sa mga taxpayer po, ah, gagawa ho ako ng video para sa inyo. Paano ba gumawa ng estate tax return? Ito po ang ituturo ko sa inyo. Yan, yung estate tax return na yan. Para ho, kung wala kayong pera, kayo na lang gumawa. Huwag na kayong kumuha kung sino-sino. Baka mamaya, mailipat pa yan sa ibang tagapagmana. Katulad ng mga naririnig ko, nalalan grab yung mga ipinamanang property, yung mga property na galing sa Comprehensive Agrarian Reform Program na ibinigay ho sa mga magsasaka. Nalalan grab. At karamihan na nalalan grab, bali-balita ho ito, ay mga taga City Hall or sa taga munisipyo. Minsan, mga congressman, politiko, o minsan, matataas na tao, maabot hanggang senador. So, mag-iingat ho kayo, mga ka-taxpayer ko minamahal. So, wala ho akong ebidensya sa sinasabi ko, nadinig ko lang ho yun. Ano po? So, ganito ho yan. Pag namatay ho yung tao, sasabihin yan, o meron kang property, declarable ang tawag ho doon. I-declare mo raw. Saan mo i-declare? Sa estate tax return. Yun ho yung sinasabi dito. So, sinasabi din dito, kailan i-declare. So, pag namatay ho yung tao, kailangan ho ninyong mag-file within 1 year from pagkakamatay, dissident ho yung taong namatay. So, 1 year. Eh, may mga tao na namatay ng 1970, di ba? Matatagal na eh. 1980, namatay, 1980. 1990, namatay, 1990. At may namatay din ng, basta't namatay, pero hindi pa nagbabayad ng buwis hanggang ngayon. Okay? So, meron hong tax amnesty. Ang cut ho po niyan para hindi ho kayo. Kasi, sabi rito, pag hindi kayo nag-file, charge daw kayo ng 25% surcharge. Okay? 12% interest per annum. Eh, kung nang namatay ng 1970, o, tsaka, anong year na tayo? 2022. Imagine mo kung 42 years, times mo yung 12%. Pero hindi ho 12% yan. Mali ho ito, ah. 20% ho ang i-charge sa inyo. Hindi ho 12. Mali yan. Wrong! At compromise penalty para hindi ho kayo i-charge ng criminal. Yon. Yun yung pang compromise penalty. So, kapag naka-receive kayo rito, sasabihin, gusto namin kayong tulungan. Ayan, sabi rito, ini-invite daw kayo to come to your office para daw tulungan kayo. Ha? Help! Tutulungan ka raw ng BIR. The problem is, tutulungan ka ba?
actually, ini-establish nila yung pieces of evidence para makuha yung lupain mo just in case hindi ka makapagbayad ng estate tax. Sir, ma'am, tandaan niyo yung date, June 14. Tutulungan ko ho kayo kasama ng mga tax specialista na grupo ko. Tutulungan ko kayo. Tumawag, mag-text, mag-PM ho kayo sa akin. At nakikita niyo naman yung number ko rito sa aking video. At kung may mga kaibigan kayo na nangangailangan ng tulong, sabi ko nga, kung may property kayo na pwede nating gawing negosyo, hindi naman kumikita yung property nyo, walang income na binibigay yung property nyo, pwede ho nating pag-aralan, baka pwedeng gawing negosyo. Okay? Tulungan ko kayo, magtulungan tayo. Tumawag, mag-text, or mag-PM kayo, private message po sa inyong lingkod, tax specialista. Now, okay, meron ho akong mga susunod na lecture. Gusto ko ng account information form. Maganda ho kasi itong account information form na i-discuss ko. Beneficial ho ito sa mga negosyante. So, kung kayo ay negosyante, ini-invite ko ho kayong panoorin o i-share yung aking gusto ko ng account information form. So, ito po yung gagamitin ko sa inyo. Kung kaya ninyo naman pong gawin, meron ho kasing tax amnesty. At ito ho yung rule na gagamitin natin. Okay? Ito naman ho yung batas, Republic Act 11213. Pwede nyo ho itong i-download sa BIR website. At kung kailangan nyo again ng tulong, ay nako mga kaibigan ko, andi dito lang po ang inyong lingkod, tax specialista. So, na-extend ho ito hanggang June 14, 2023. Okay, tawag na ho kayo sa akin at tutulungan ko ho kayo definitely. Ang sabi ho rito, meron ka bang minanang ari-arian, ito ho yung binabasa ko, at na hindi nalipat sa pangalan mo o maibenta dahil sa hindi na bayarang buwis. Ngayon na ang tamang panahon para maayos ang inyong sa pamamagitan ng estate tax amnesty. O June, again, June 14, 2023. Ano benepisyo? Sabi ng BIR, ang benepisyo, 6% tax lang ang babayaran, walang babayarang back taxes at penalty, absuelto pa sa demanda. Ang ibig sabihin ho ng absuelto sa demanda, idedemanda ho kayo, number one, para kunin yung lupain nyo. O pag nakuha na yan, dineklara ng korte na sa BIR ang mimiari niyan, hindi na kayo mimiari. Pangalawa, dedemanda kayo ng kriminal. Why? Hindi kayo nag-file ng tax return at hindi rin kayo nagbayad ng estate tax return. So, dalawang sakit ng ulo. Po, para mawalan ka ng sakit ng ulo, ayusin na natin ngayon. Tumawag ka na, mag-text ka, at saka mag-PM sa akin. Baka, meron akong maitulong sa inyo. Mapababa ang tax ninyo, magkaroon kayo ng negosyo sa idle o hindi kumikitang lupain ninyo ngayon. Okay? So, dagdag ko lang sa aking nilileksyo sa araw na to para dun ho sa mga gumagawa at pumipirma ng financial statement, delikado po talaga ang statement of management responsibility. Iyan. Again, delikado ang pagpirma ng statement of management responsibility. I-discuss ko yan sa mga susunod kong video. So, na-extend po. Ito po yung batas na nagsasabi na na-extend yung pag-file ng amnesty para sa estate hanggang June 14, 2023. Pwede nyo i-download ito sa BIR website Revenue Regulation 17-2021. So, mga taxpayer ko mahal, mawawalan kayo ng pananagutan sa batas kriminal, civil kung mag-a-avail kayo ng estate tax amnesty. Maililipat sa pangalan ninyo yung property na minana ninyo sa inyong lolo o lola, sa inyong kapatid o kuya, sa inyong ate, sa mga magulang ninyo kung i-a-avail nyo ang estate tax amnesty.
Ayan, maibebenta nyo yung lupa, pero huwag nyo ibenta. Baka merong paraan, nakikita kayo sa lupa na hindi nawawala sa inyo yung lupa. Ang importante, kumita kayo sa inyong lupain. Later on, may papasa nyo yung lupain ninyo sa mga anak ninyo o sa iba ninyong kamag-anak. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. At para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you, mga minamahal kong ka-taxpayer, for life. Masayang panahon po sa inyong lahat.